first thing na itong mahunahunaan pag-operative kay utang. Okay lang man, sir, kay sa bangko magud, kung mangutang ko, kailangan na ako'y collateral. Wala man sa co-op, mangutang ko, wala'y collateral. Mauna ang imong gibayaran. Tungod kay wala kay collateral, mas lako imong interest na bayaran. Para nako, mas better kung ma-apply ka cooperative for the sole purpose na imong ipatubo imong kwarta. Kay ang cooperative magud, mura siyag bangko. Ang kalahian lang is ang bangko regulated by BSP, Boy Scout of the Philippines. No? Bangko Sentral ng Pilipinas. Wala man ang cooperative magud, kay CDA maguna. So okay ang cooperatives actually. If your intention is to grow your money, try to imagine mga 12% per annum, 15% per annum bi ang tubo ana. Pero ang katawanan lang ang nagahatag sa imong dibidendo is katong nangutang lang pud actually. Mana man pud gihapon sa bangko. The reason why ngano makahatag ang bangko sa imong interest kay gipautang man nila ang kwarta nila sa mga negosyante or sa mga consumer loans, kanang mga car loans, housing loan, personal loan, tubuan na lang interest, a portion of that mo itong igahatag sa iba. Sa co-ops manggod na ay savings na investments. Sa savings na program, ang average na nila dako-dako po, mga 5 to 7% per annum. Pero sa katong dividend, mo itong term nila, dividend, mo itong investment na part wherein magdepende siya kung unsay performance sa co-op. Kaya ang co-op manggod na ka na siyang klase, naapo na sila yung mga negosyo. Napansin niyo ang mga negosyo sa co-op kay canteen. Because ginatuyok nilang kwarta na kuha nila sa members para i-negosyo. Part of that is the pautang. If ever mo apil mong co-op ba, as much as possible, try to understand the business model of the co-op. Daghan man na siya klase na ay multi-purpose, na ay loans lang, na ay savings lang, na apoy uban na investments lang. Try to understand unsa ang negosyo sa co-op. Kay basic, dako kayo ang interest ginahatag to a point na dili di kaya masustain silang business model. Katong kwarta nimo, dili mo tubo.